So what's up? Magandang araw sa inyo lahat mga boss, amo or mga kabonsai. So mga kabonsai ngayon, sa episode natin ngayon mga kabonsai, ito po yung idea ko mga kabonsai at saka pwedeng-pwede nyo po gawin sa tugas nyo na materialis. Basta sa tugas mga bossing, tested ko na po to. Ginagawa ko na po to palagi mga boss. Ganito po yung materialis natin, tugas po ito mga kabonsai. So ito mga kabonsai, isa at kalahating buwan po. Ganito na po siya. Ito po yun ha. Ito po yung materialis na tugas mga kabonsai na napakataba po niya mga kabonsai. Kaya isa at kalahating buwan. Ganito na po kataba, ganito na po kalaki yung mga branches. Yung mga una pong mga first branch niya mga kabonsai. Oh. Mga malaki na po. Malaki. So ngayon mga kabonsai, dalawa po yung pag-uusapan natin ngayon mga kabonsai. Una po mga kabonsai, ito po yung pagba-branch selection po. Paano po tayo mag-branch selection sa tugas mga kabonsai? Dalawa kasi klase ng pagba-branch selection na ginagawa ko mga kabonsai. May wrap po ako nga ginagawa. Meron din po akong final. Final na po ngayon talaga gagamitin natin na sanga po sa pagba-branch selection. O wrap po, meron tayong option. Dalawa po yung option natin. Pwede siya gamitin natin or pwede po maging ano po siya mga kabonsai. Sacrifice po na branches. So ganito mga kabonsai, ito po yung una ko mga kabonsai sa dalawa, mga kabonsai. Isisingit ko na lang to sa inyo mga kabonsai kasi ang dami kasing nag-chat sa akin mga kabonsai na paano daw po ang tamang pagtanim po sa tugas materials. So ito mga kabonsai ha, napakalaki po isang dangkal po itong ginagamit ko na training pot niya mga kabonsai. So ito na materialis mga kabonsai, nasa small lang po to pero sumo to siya mga kabonsai. Ganito po mga kabonsai. Isa sa dahilan din mo mga kabonsai na mamatay po yung materialis natin mga kabonsai kasi sa pagtatanim po mga kabonsai. Kasi dumaan pa po yan sa biyahe. Tapos kailangan talaga pagdating ng materialis sa inyo, ibabad talaga yan, lubog talaga yan lahat. Kahit 3 hours po okay na po yan. Mabubuhay na po yung mga mikrobyo po na dapat magpababuhay po sa materialis natin kasi may mikrobyo din po to na sarili niya mga kabonsai. Yun po talaga ang dyan. So ito mga kabonsai, tulad ng ganitong materialis mga kabonsai, ito po yan. Ito po siya. Oh. Ganito po yan. Ayan. Ito po siya mga kabonsai. Kasi meron kasi mga katulad natin na bonsaiista po na napaka-excited po niya, napaka-excited lang po. Gustong-gusto talaga ma-achieve agad yung forma ng materialis or bonsai. Gusto talaga nila ma-achieve agad-agad. So ganito po yung ginagawa nila mga kabonsai. Tinatanim po ng mga mababa po. Tulad daw, tingnan niyo po yung diferensya po. Napakababa po, di ba? Pag i-compare nyo dito sa tinataniman po. So ganito po mga kabonsai, halimbawa po, pag itanim natin yan na paganyan, formado na siya mga kabonsai. So ang nalilibing niya mga kabonsai, hanggang dito lang po siya, di ba? Hanggang dito lang po. So formado na po siya, nakita nyo na po yung forma. Pero ganito po, tendency po niyan mga kabonsai, dalawa po. Mabubuhay yan or magda-die back. Ganyan po siya. Kasi hindi po natabunan yung mga buo talaga na lifeline. Kunting dehydrate lang po niyan mga kabonsai, patay talaga yan. Kaya ginagawa, dapat mga kabonsai, ilibing nyo talaga dito mga kabonsai, kahit hanggang dito, tulad sa ginawa ko mga kabonsai. Tulad sa ginawa ko. Ayan po, wala pong forma, di ba nakita nyo? Wala yan. Para lang po yung dyan, parang cuttings po nakalibing. Pero ngayon mga kabonsai, iaangat natin yan mga kabonsai para makita nyo po kung gaano siya kalalim pagkatanim. Tapos, gaano kaganda po pag ma-reposition. Kaya po may reposition tayo mga kabonsai. Tulad nito ha, tandaan nyo po, ilibing nyo talaga yan. Ilibing nyo kahit mga lahati yan mga kabonsai, walang problema yan. Napakaganda pa yan para lahat ng abang, mag-sushot po yan lahat ng abang. So ganito mga kabonsai, oh, ito. Pakita ko sa inyo mga kabonsai akong walang forma yan mga kabonsai, di ba? Wala talaga.
Kaya tanggalin natin siya mga kabonsai, tapos magre-reposition tayo mga kabonsai. Final na natin to. Kasi may ugat na to mga kabonsai. Sa tugas mga kabonsai, napaka, huwag kayong mag-alala sa tugas. Huwag kayong mag-alala sa tugas. Kasi napakadaling buhayin ng tugas. Oh, tulad nito mga kabonsai. Ayan yung dating niya. Oh, ngayon nakita nyo na yung formadong katawan. Sumo. Nako, kung gaano siya kasuper. Gaano yan kasuper? Nakita nyo na. So dito nyo pa ilabas yung tunay na galawan ng materialis nyo mga kabonsai pag natapos na po. Natapos nyo na yung nabuhay na po lahat ng abang. So ngayon mga kabonsai, gagawin natin magbabrand selection tayo mga kabonsai. So ito po yung ituturo ko mga kabonsai sa mga baguhan at saka gusto pa pong mag-explore sa bonsai mga boss. So ito ha, ang brand selection na gagawin natin ngayon para pong magdadalawa na lang po tayo. Kasi bawat first, ito na po tinatawag natin na first branch. So bawat tumubo sa first branch mga kabonsai, yun po ang natawag natin na first generation. So sa first branch mga kabonsai, pag cut natin sa first branch, dapat may dalawa tayong gagamitin na a first generation yan. Tapos yung isa na parang ganito, part pa rin ito ng first generation mga kabonsai, parang i-continue natin yan sa first branch para maging continue po. Pero ito mga kabonsai, ipapakita ko sa inyo ito. Ayan. So ito po yung first branch. So gagawin natin mga kabonsai tulad nito, dalawa siya dito mga kabonsai. So isa-sacrifice natin tong isa mga kabonsai ha. Maghanap lang kayo, kayo na po bahala mga kabonsai kung saan po yung maganda gamitin. So sino, saan po yung mataba na branches, yun po ang gagamitin natin para sa continue po ng first branch. Tulad dito, ito yung sa taas ang mataba. So kukunin natin to, yan. Tapos, kunin natin lahat ng nasa paligid niya mga kabonsai. Para parang madominant po siya mga kabonsai, siya lang po ang mag-isa na talaga na lalaki. Tapos, itong isa mga kabonsai, dalawa din po yan. Dalawa. So, gagamitin natin mga kabonsai, kunin din na po natin yung isa. Ayan. O, ayan mga kabonsai, sa first branch mga kabonsai, parang dalawa po yung tumubo na first generation. Ito, first generation at saka ito. First generation din po yan. Ang gagawin natin yan mga kabonsai kasi kinat natin yung first branch. Para po maging may continuity po yung first branch mga kabonsai. Itong isa, parang gawin natin continuity nito. Tapos itong isa, yan po ang gagamitin natin para magtubuan din po ng second generation mga kabonsai. So ito mga kabonsai, kailangan natin ng back branch. Ang importante talaga yan, may first branch tayo, tapos ito po yung gagawin natin second branch. Paganyan. Kasi sumo yan. Ayan. Oh, sumo po to. So maganda dito mga kabonsai, dito po yung harap na gusto ko. Importante talaga yung yung harap. So pag dito mga kabonsai, parang maging second branch na po yung gawa nating first branch. So ito, kunin natin to mga kabonsai ha. Ayan. Ito po yung gagamitin natin, palakihin natin para maging second branch mga kabonsai. Gagawa tayo ng abang. Gagawa tayo ng abang. Ayan. Ito mga kabonsai, ito po yung gagawin nating second branch. Second branch mga kabonsai, ito po yung gagawin natin. Kasi mga kabonsai, ito, i-explain ko lang sa inyo mga kabonsai. Bakit first branch, tapos second branch? Dapat ang maging second branch natin mga kabonsai. So, explain ko sa inyo mga kabonsai, bakit ito po yung ginawa ko na second branch. Ha? Ganito po yun mga kabonsai. Kasi sa rules po ng bonsai, meron tayong basic. Yan po, lahat po ng bonsai, kailangan talaga dadaan yan sa basic. Maliban lang po, paggagawa kayo ng freestyle. Or sa mga literati, kahit literati, may basic pa rin yan. Kung gawa kayo ng exotic or tropical, yan po.
So ito, explain ko sa inyo bakit ito po yung first branch ko. Ito yung first branch ko, tapos ito yung second branch ko, maliit pa. Kasi pag ito po yung gawin natin na second branch, mga kabonsai, Paul na po yung materials natin. Kasi malaki po siya kaysa first branch. Dapat talaga malaki ang first branch kaysa second branch. So gawin natin dito, mga kabonsai, puputulin natin siya dito. Para dito tayo kukuha ng magiging second branch natin. So para maging proportion siya, mga kabonsai. Tapos ito, mga kabonsai, nakita nyo po itong shoot na to. Gawin natin itong back branch. Kasi dito po yung ano natin. Gawin natin front. Ayan. Or hanapan pa natin siya ngayon, mga kabonsai, kung meron pa tayong magandang gagawin. Pero talagang dito na talaga gusto ko talaga dito. Kasi para pong nagpapababa po yung isa. Tapos dito po, ito po yung gawin nating balance. Papunta dito. Tapos ito po, para kita po siya, di ba, kita nyo. Mula sa harap, kitang-kita nyo po ang branch instruction, instruction po dito sa back branch. Kitang-kita po mula sa harap. Ito, mga kabonsai, ha. Shout out pala sa mga master dyan. Shout out sa inyo, shout out. Mga boss natin dyan, mga boss. Uy! Buburong na ka ito. Nagkamali. So ito, kompleto na po. Ito lang po ang bubuo sa ano natin, bonsai natin. First, second, back, at saka apex, or gagawa tayo ng third dito, or pocket branch dito. Gagawa tayo ng kunti dito para maging pocket branch niya, mga boss. So mabubuo lang po ang materials, bonsai natin, mga bossing. Hindi po marami ang ano gagawin nating branches. Tatlo lang po, tatlo, apat, or lima. O ito, ha, final natin. Itatanim natin siya ulit, mga kabonsai, para tapos kunin na natin yung pormahan na gusto natin. Yan. Mag-final tayo diyan. Yan. Ito, ha, paato para maging isang no super sumo. Ayan, oh.